Hello po, magandang umaga. Samahan niyo po akong itanim yung mga seedlings na aming sili. Ito po, silipin natin yung sa ilalim ng mga sili. Siningitan ko siya ng mga rosemary cuttings. Yan, nagsitubuan naman. Kaya okay din. Pagka malamig panahon, madali silang patubuin. Yung mga sili na mga na gawa ng hindi na i-transfer agad. Kaya mag-transfer tayo ng ilang piraso sa black potting para mas makalaki pa sila. Marami akong punlang sili. Kaya ito, siguro mga 6 na ano lang. Transfer natin ngayon, tapos sa susunod naman yung iba. Medyo busy kasi kami ngayon, kaya hindi naaasikaso na i-repatch yung mga ano. Ayan, ang dami na nilang ugat, kaya kailangan na talaga silang i-ano sa transfer sa mas malaking potting. So ayan, kukuha lang muna tayo ng siguro mga 6 pieces muna, tapos sa susunod na week na yung iba. Marami na rin kasing trabaho dito sa bahay. May mga okasyon sunod-sunod, kaya inaasikaso muna namin yung paglilinis at pagliligpit sa bahay. Kaya ito, singit-singit lang, unti-unti lang na ano. Yan, dami ugat. Unti-unti lang muna yung pagtatransfer ng mga punla. Natatambakan na nga ako. Ayan, ito sila. 6 lang muna. Ang dami niyang ugat. Ang healthy pa naman. Pero ito, kinain to ng ibon eh. Ginawa ko, inano ko siya, tinalbusan, tapos kinat para mas tumaba yung mga stem niya. Kinalbo ng ibon nung medyo ano pa lang siya, nung maliliit pa lang sila. Kaya, ayan. Natagalan bago ko sila i-transfer. Hinayaan ko muna silang magkaroon ng dahon ulit. Tapos eto, magtatanim na tayo ng gamit ng isang kamay. Ito yung ano, pating, black pating. Gawa ng isang kamay na naman ang pagtatanim. Gawa ng, hindi ko na naman nadala yung tripod ko nung napunta ako dito sa garden. Yan. Yung palang dalawang, sa bawat ano pala na punla ko noon, dalawa-dalawa pala ilagay ko. Kaya ayan, dalawa bawat butas. Ang hirap magtanim ng one hand. Always na nangyayari to. Palagi kong nakakalimutan yung aking tripod. Kaya wala sa plan na mag-video. Tapos ayan, biglaan na lang naisipan yan. Kaya pagpasensya nyo na yung ano ko, video ko ngayon gawa ng ayan, yung pagtatanim ko one hand lang talaga. So ayan na nga, ayan, 6 pots na 6 na sili na nagay natin sa black potting. So ang susunod, didiligan natin siya ng konti lang muna, dilig-dilig, tapos ilalagay ko siya sa medyo malilim muna para hindi mabigla, para yung ano niya, magdire-diretso na yung paglaki niya. So ayan na yung tinasper natin, tinanim natin sili. Sana ay mabuhay siya. First, buhay naman na yan kasi sobrang healthy ng ugat niya. Sana magtampo. At sana mamuha siya ng super dami. So ayun lang po sa araw na ito. Sana nagustuhan nyo yung aking video. Yung pagtatanim ko ng sili, ng aming sili sa black potting. Ito po yung next na itatanim natin, punla po ng kalabasa.
yung seeds niya, bigay nung kapatid ko. Sinama sa box. Ilan lang yung tumubo kasi yung iba, ano na, natuyo. Yan. Ang alam ko, kalabasa to eh. Yan, tingnan natin kung pag namunga na siya, kung talagang kalabasa. Next week, ito naman yung iano ko. Na-transfer ko sa mga plastic container. Nakat ko na yung container na pagtataniman ko nito. Magmimix na lang ako ng lupa. Nabutasan na rin yung container. Kaya ayan, ito yung susunod natin. Itatanim. Ang ating punlana kalabasa. Sobrang lalaki na yung iba. Ang lalaki na ng dahon. Tapos ko, panggapang na siya. Ayan, yung iba gumagapang-gapang na. So, yun lang po for our video for today. Thank you po sa panonood. Sana po nagustuhan nyo. At sana po, sa mga hindi pa po nagsasubscribe na aming channel, please subscribe po. Thank you. Magandang araw.